sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay dito sa DWIZ 882. Magandang gabi. Ako po ang inyong ka-trending at kasama Rashid Locsin at welcome po sa programang Trending Ngayon. Trending Ngayon. Trending Ngayon. Samahan niyo po ako sa 30 minutong balitaan, kwentuhan ng mga malalaki at trending na balita sa bansa at sa labas ng bansa at pati na rin sa social media na mayroong kakaibang istorya at yung iba naman ay kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kung nais niyo pong magbahagi ng inyong opinyon, mag-text lamang po sa 0999-376-6768 at pwede rin kayong mag-comment dahil live din tayo sa ating Facebook page na DWZ882 at syempre, meron tayong YouTube channel. Mapapakinggan nyo din kami sa aming website sa www.dwiz882am.com. At pwede nyo rin kaming i-like at i-follow sa aming TikTok account, DWIZ News. At sa mga mayroon namang iOS at Android phone, pwede nyo pong i-download ang DWIZ app sa inyong mga cellphone. At syempre, sabayan din tayo napakikinggan sa iba't ibang radio station, sa iba't ibang home radio, at syempre sa mga RPN natin dyan. At bago tayo magsimula, ay babatiin ko lang ang mga may birthday at magbo-birthday ngayong araw. At sa mga susunod pang araw, ayan, happy birthday ngayong araw kay Miss Loli Acosta. Yan po ang anchor ng Sulong na Bayan. At advance happy birthday kay Sir Edgar and Edward Cabangon. Hello po sa inyong lahat. Happy birthday po. Happy birthday! Ayan. Happy birthday, advance happy birthday din kay Patrol 9, J. Mark Dagala. Happy birthday, sir! Happy birthday! At syempre, happy birthday din sa aking pinsan na nag-celebrate ngayon dyan sa Tobog Uwas Albay sa Bicol. Hello, happy birthday, Johan Siricasio. Ayan. Happy birthday! Sa aking pinsan. At congratulations kay Cyril Lacson. Ito din, pinsan ko din to. Talaga naman. Dean's Lister sa National University. Hello! Congrats! Sa aking pinsan. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng may birthday at magbo-birthday pa lang. Advance happy birthday. At sa mga netizen na ngayon lang po nakasubaybay dito sa amin sa himpilan, ito po ang naging headline sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Araw po ng Biyernes, April 8, 2022. Babala ng WHO kaugnay sa posibleng pagsirit ng COVID-19 cases pagkatapos ng eleksyon, sinang-ayunan ng mga eksperto. Bilang ng domestic flights sa darating na Holy Week, inaasahang babalik sa pre-pandemic level. Mga pasahero sa PTEX, posibleng sumampa sa mahigit 100,000 kada araw. Huling 30 araw ng kampanya, critical ayon sa Pulse Asia. BFAR, pinagbawal ang pagkain ng shellfish sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. Ayan po ang naging headlines natin sa IZ Balita Nationwide. At syempre, pinag-uusapan natin ang mga malalaki na balita sa labas ng bansa at syempre dito sa ating bansa. Ay puntahan na natin ang mga balitang hatid ng ating Ronda at Metro Patrol. Ronda, probinsya! Unahin na natin si sa Ilocos Norte, isang 60-anyos na kababayan sa bayan ng Paway, Ilocos Norte, beneficiaryo ng aid to individual in crisis situation. Ang detaling yan, ihatid ni Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Magandang gabi din kasamang Rashid at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng DWIC, lalong-lalo na yung mga kababayan namin dito sa Ilocanja na talagang
napakaraming sumusubaybay sa DWIC dito sa Ilocanja, hindi lang sa Ilocos Norte, kundi sa buong Ilocanja. Okay, narito na ang ating report. Makita sa mukha ang kaligayahan ng mga tumanggap ng Aid to Individual in Crisis Situation o AIX na ipinamahagi ni Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manotok sa Barangay Kalagip sa bayan ng Paway, Ilocos Norte. Abot ng 775 na mangingisda ang mga benepisyaryo ng AIX sa coastal area sa nasabing barangay. Isa na rito si Mr. Eugenio Cueva, 70 taong gulang, isang mangingisda at nakatira sa nasabing barangay. 3,000 piso ng tinanggap ng bawat isa. Nagpapasalamat naman si Governor Manotok sa mga tumutulong sa Provincial Government of Ilocos Norte, lalong-lalo na ang DSWD Regional Office at ng Municipal Social Welfare and Development Office dito sa Lawigan sa mga iba't ibang LGU. Sinabi ni Manotok na ang mga fisher folks ang tinarget nila dahil kailangan din na maiprioriti ang mga ito kagaya ng mga magsasaka. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Aydel Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, TWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, mula dyan sa Ilocos Norte. Samatala, dako tayo sa bataan. Ika-80 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan, gaganapin bukas. Ay Araw ng Kagitingan pala bukas, no, April 9, 2022. Ang detalye ng balitang yan, ihatid ni June Bringula. Magandang gabi, June. Magandang gabi, Rashida, sa makasaysayang bundok ng Samat dito sa Pilar Bataan, gaganapin ang 80th anibersaryo ng Araw ng Kagitingan o ang Bataan Day. Ito ay pangungunahan ni Secretary Minardo Guevara ng Justice at siya rin ang mangunguna sa pag-aalay ng Bulaklak sa Dambana ng Kagitingan. Kasama niya dito ang Ambassador to the Philippines ng Japan na si Kasigawa Kasawaki at US Ambassador to the Philippines na si Heather Barewa. Samantala, sa yun dito kay Governor Abet Garcia, yung magarbo at modernong building ng Kapitolyo na tinawag The Bunker, ito ay ginawa bilang pag-aalay nga sa mga bayani noong World War II kung saan lumaban hanggang sa kamatayan ang mga sundalong Pilipino para ipagtanggol ang inang ang inang Pilipinas laban sa mga Hapon. Yun dito kay Governor Abet. Sa ngayon, makikita mismo sa The Bunker ang mga replika ng eroplano at tangki na ginamit noong World War II. At dati-dati kasi, yung unang tinawag dito ay The Fall of Bataan, pero binago ang batas ito at ginawang Araw ng Kagitingan dahil mas nangibabaw dito yung kagitingan ng mga sundalong Pilipino na lumaban noong World War II sa mga Hapon. Jun Bringula, simple na metodo lakas, DWIC. Maraming salamat, Jun Bringula. At 87 informal settlers sa Angeles City pinagkalooban ng lot title ng city government. Ang detaling yan ni atin ni Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Yes, 88 pamilya nga nitong kabilang sila dito sa City or Bancor informal settlers mula sa Barangay Kutod, Angeles City. Itong pinagkalooban ng libreng titulo ng kanilang bahay ng Angeles City Government sa pamamagitan nga nitong Urban for Affairs and Housing Office o Lupaho na personal na pinangasiwaan naman na nitong si City Mayor Carmelo Pugilas at Junior, kasama niya itong si City Vice Mayor Vicenta Vicky Biga Kapinting at ilang mga konsehales. Sa simpleng seremonya, sinabi nitong si Mayor Lasatin, ito ay isa umano sa mga pangunahing programa ng Lasatin Family upang tulungan ang mahihirap na pamilya dito sa Ciudad Angeles na maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay at magkaroon ng sarili nilang lote na sa kinatitirikan nilang mga tahanan na may lawak na 10,660 square meters
ang lupain na binili ng city government mula sa mag-asawang Ignacio at Amelia Giao sa halagang 5,694,800 pesos na inaprobahan ng Sangguniang Panlunsod. Inatasan din itong si Mayor Lasatina, si Rocky Nava, ang dikatihid na lupaho na bawiin ang perang paunang ibinayad nitong mga residente bilang deposito nga sa may-ari at ibalik ito sa kanila. Laking pasasalamat naman nitong mga benepisyaryo sa city government dahil sa matagal nilang panahon na itinuturing silang informed settlers dito sa Lunsod Angeles. Ngayon masasabi na nilang meron na silang sariling pag-aaring lute na kinatitirikan nga ng kanilang bahay kahit gawa lamang sa light materials. Ito na nila ang pinakamasayang regalong kanilang tinanggap sa buong buhay nila mula sa liderato nitong si City Mayor Lasatina. Ngayon anila ay makakatulog na sila ng mahimbing at hindi na mag-aalala na baka isang araw bigla na lamang silang ipadimulis ng may-ari ng lupain dahil sa matagal na silang illegal na umuukupa dito. Ito na yung ikatatlong bisis na nagkaloob ng titulo ng lupa at bahay ang city government. Nitong nakalipas na buwan na halos magkasabay na pinagkalooban ng syudad ng bago nilang tirahan ng tinatayang 3,000 pamilya mula sa Barangay Amsterdam na naninirahan sa gilid ng Abakan River at 485 families naman mula sa Barangay Margot na idinimulis o pinadimulis ng pribadong may-ari ng lupa at inilipat sila sa biniling lote ng city government sa Barangay Sapang Bato kung saan na itinayo nga ang kanilang bagong resettlement site. Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito si Johnny Goles and Transom Patrol. Nagulat, simpi lang ito, Dulakas D, WIC. Maraming salamat sa mga Ronda at Metro Patrol natin. At ngayon wala tayong medyo Metro Patrol. Sa Lunes na lang siguro, tsaka sa susunod na mga araw. At bago tayo mag-break, ay shoutout muna sa kay Nelson Malinaw, kay Tizem Biroman, at kay Angelo Redaha. Ayan. Happy weekend. Keep safe. God bless from Malolos, Bulacan. Hello po sa inyong lahat. At sa oras na 6:43 ng gabi, magbabalik po ang trending ngayon. Trending ngayon. At nagbawal po ang programang Trending Ngayon at ako pa rin ang inyong ka-trending at kasama Rashid Locsin. At eto na ang ating mga viral at trending stories ngayong gabi. Okay, ayan, naunahin na natin ang ating mga trending headlines. Trending ngayon. Pinay na nagising sa pagkakakoma, abay may mala fairy tale ang love story. Trending ngayon. Aso na takot sa palaka, kinaaliwa ng netizen. Trending ngayon. Isang anim na buwang buntis nakahanap ng ka-forever sa Tinder. Trending ngayon. Asong nawala dahil sa Ukraine-Russia war, nakita muli ng kanyang amo. Trending ngayon. At anak na nagbigay pugay sa huling flight ng kanyang ama. Trending ngayon. Aba, may iba't ibang story tayo ngayong gabi ha, kaya huwag kayong lilipat ng ibang live ha. Diyan lamang kaya dahil malalaki at viral na trending stories itong pag-uusapan natin ngayon. Unahin na natin ang, ito, nakakatuwa yung story nito. Ayos, ayan. Ayan. Isang Pinay na nagising sa pagkakakoma, abay may mala fairy tale ang story nito. Love conquers all. Wow! Ito ang pinatunayan ng love story ni na Victoria Cupay at Nicholas Nick Baldo. Si Victoria ay isang US-based Filipina na nakomatose dahil sa lupus at Stevens-Johnson syndrome na parehong life-threatening diseases. Si Nick, ang kanyang American boyfriend na inalalayan ang dalaga ay araw-araw po siyang
ano, kinikare. Nakalimutan ko yung Tagalog ng care. Araw-araw siyang inaalagaan. Ayan nang magkasakit siya. Lumagising si Victoria mula sa kanyang isang buwang pagkakakoma noong 2020 ay nag-propose agad-agad itong boyfriend niya na si Nick. Marami ang humanga at na-inspire sa kanilang pag-iibigan na hindi natibag kahit makailang ulit takipagpatintero sa kamatayan si Victoria. Ilang beses kasing ni-revive si Victoria pero hindi siya bumitaw. Lumaban si Victoria para sa kanyang pamilya at syempre para sa kanyang boyfriend na si Nick. Pero eto na po, ito yung pinakamaganda dahil malapit na silang ikasal. Wow! Sa darating na August 2022 ay balak na pong mag-isang dibdib o magpakasal ng dalawang na si Victoria at si Nick. Sa katunayan nga ay ibinahagi na nila sa social media ang kanilang engagement photoshoot at syempre yung prenup nila. Baka sa kanilang pictorial ang genuine happiness dahil nalampasan nila ang hamong sumubok. Ano ba yung mga word ko ngayon, no? Ang mga hamong sumubok sa tibay ng kanilang pagmamahalan. Siyempre, binahagi rin nila ang litrato na di malilimutang pag-propose sa kanya ni Nick sa ICU. Kwento nga ni Nick, di daw po siya nagdalawang isip na alagaan si Victoria noong nasa ICU ito. Sabi niya po dito, "It was so strange because I never really thought about it or really made a decision to do this or that." Si Nick at ina ni Victoria ang nagsalita noong nasa ospital at para alagaan si Victoria sa ICU. Pagbabalik tanaw pa nga po ni Nick ay sabi niya po, "She was there going through so much pain and suffering. I couldn't leave and go anywhere. I just have to be in that room." Aww, nakakatuwa naman. Sana all. Pero alam niyo po, hindi po biro ang makipagpatintero sa kamatayan dahil sobrang hirap. Lalo na yung mahal mo, nakikita mong nahihirapan dahil sa sakit at nagsasuffer sa dinaramdam niya ay sobrang sakit po sa puso nun sa kanyang ina at syempre kay Nick. Pero nalagpasan nila itong hamon na ito at dahil dyan, malapit na silang ikasal. Nakakatuwa naman yung love story nila, no? Hindi mo talaga aakalain kung ano yung meron sa future. Kailangan mo lang talaga, sabi nga nila, expect the unexpected. Dami natututunan sa akin. Ayan. Eto naman po, ikalawa sa ating mga viral at trending story. Eto naman, karamihan sa mga tao, takot sa aso. Kasi pag may aso sa daan, magbabark sila, parang ar-ar, gano'n. Wow, asa yarn. Ayan. Pero eto, iba ang kwento natin dito. Aso po ay natakot lang hindi po sa kapwa aso, kundi sa palakaan. Trending ngayon ang isang aso sa Santa Rosa, Laguna na hindi makababa sa cabinet. Ayan nga yung video na pinapakita namin sa inyo. Hindi po siya makababa sa isang cabinet na pinapatungan nito dahil sa takot niya sa palakaan. Hindi makababa ang fur baby na si Douglas at tila takot na takot sa palaka na nasa sahig malapit sa cabinet na pinapatungan ito. Ayon sa kanyang amo na si Leia Vicente na matagal nang takot sa palaka ang kanyang alaga. Matagal na daw pong takot talaga si Douglas sa mga palaka. Anya, kapag tumahol umano si Douglas ay malalaman na nilang agad na may palaka itong nakita or may palaka na malapit sa kanya. Wow, as a yarn. Nais din umanong tulungan ni Leia. Ay yung amo niya po, nais niya pong tulungan ng alaga. Ngunit isa rin po siyang takot sa palaka. Habang sinusulat ko ito, natatawa ko. Dahil sabi po dito ni Leia, moral support na lang daw po ang tanging magagawa niya. Parang sinasabi niya na lang, kaya mo yan. Wala lagpasan mo yan. Parang ganun yung gusto sabihin na itong amo dun sa alaga niya na si Douglas. Kahit siguro din ako. Dahil takot din ako sa palaka eh. Kahit naman sino siguro. Pero may
mga matatapang talaga nakikipagpatintero pa sa palaka. Pero sabi nga ni Leia, moral support na lang. Kaya mo yan. Fighting. Kaya siguro ang ginawa niya na lang dyan, mag-video na lang. No? Kaya naman dahil dito, tuwang-tuwa ang mga netizen sa reaksyon ng aso. Dahil sa nakapatong na sa cabinet, takot na takot pa daw po ito sa palaka. Kaya yan si Douglas. Tinitignan na lang yung amo niya. Kailan mo ako masasagip? Diba? Pero nakakatuwa din naman. Okay, ayan po ang storya ni Douglas. Dapat pala ang title dito, si Douglas at ang kanyang amo. Diba? Eto naman, eto, gusto ko talagang ibahagi sa inyo to dahil medyo special tong storyang to eh. Isang anim na buwang buntis, nakahanap ng ka-forever sa Tinder app. Alam niyo po yung Tinder? Doon po yung date, isang dating app po siya na i-install mo tapos mag-swipe left ka lang tapos makakahanap ka na ng ka-forever mo kung suswertihin ka. Ayan. Sabi po dito, marami ang humanga sa 25 years old na lalaki na nakipag-date sa isang buntis. Viral ngayon ang love story ni na Alyssa Hodges at Max Sylvie na nagkakilala lang sa Tinder, isang international app noong 2021. Simula pa lang ay nagpakatotoo na si Alyssa na anim na buwan siyang buntis na mag-start siyang gumamit ng Tinder app. Doon po kasi sa Tinder app, hindi ako sa gumagamit ha, nakita ka lang. Nakita ka lang. Noong mga panahon. Oo nga, nakita ko lang. Ano ba? Ayan. Nakita ko lang po, sa Tinder app po kasi may mga picture. Kumbaga, doon sa app na yon makikita mo yung picture ng iba't ibang tao, tapos may age. Tapos isa-swipe mo lang siya ng... Hindi ko alam kung right or left. Isa-swipe mo lang siya, iba't ibang tao na yung makikita mo. Pero ito pong si Alyssa, nilagay niya po talaga yung picture niya doon sa Tinder app na buntis siya. Kumbaga, talagang may umbok na doon sa chin niya. Ibinahagi ni na Alyssa at Max ang kanilang kwento na nangyari pa noong September 2021. Nag-viral po ito sa TikTok at tinignan ko kanina sa TikTok app. Talagang million views. Talagang million views yung nanood sa kanila para malaman yung story nila. Sabi po dito, pag nag-swipe right ka sa Tinder, ibig sabihin nito ay approve. Oh, sa mga mahilig dyan. Pero mag-iingat kayo ha. Sabi dito, ibig sabihin daw po ay approve sa inyo ang Tinder user. Yun po yung tao na nilike nyo. Yan. Nagpalitan daw po ng messages si Alyssa at Max at nauwi ito sa pagde-date. Parehas po silang taga-Australia ha. Sa kanilang ika-apat na date noong September 2021, susunduin sana ni Alyssa sa airport si Max. Pero, pumutok na ang panubigan ni Alyssa. Hindi ka siya na manganganak na siya at kailangan nang pumunta sa ospital. Tinawagan daw po ni Alyssa si Max na sinabihan niyang dumiretso na ito sa ospital. Oh, yung date niya napunta sa ospital, no? Hindi naging madali ang labor ni Alyssa dahil on and off ito at tumagal ng isang linggo. Ang mismong panganganak naman niya ay nagtagal naman ng 7 oras. Sa buong panahon iyon, hindi raw umalis sa kanyang tabi si Max na nagpaalam pa sa trabaho para makasama si Alyssa nung mga oras na ito. Nasa tabi ni Alyssa si Max hanggang nanganak siya, naging noong nakaranas siya ng baby blues. Ang kakaibang karanasang ito ang nagpatibay ng kanilang bond. Pagbabahagi ni Alyssa, sabi niya po dito, "We both knew that we like each other and had strong feelings for each other. But the birth was the peaking point of our relationship. It bonded us." Totoo naman kasi malalaman mo talaga na seryoso yung isang tao sa'yo pag dun sa peak point mo ng buhay mo ay nandyan siya sa tabi mo. Sabi nga dito, from dating to living together. Wow! Bagamat nakapag-date pa lamang sila ng 3 beses dahil hindi natuloy ang 4th date dahil nga na pumutok na yung panubigan, nagdesisyon ng dalawa na magsama na.
Pero hindi ito madaling tinanggap ng mommy ni Eliza. Sabi niyang ganon, she didn't understand why anybody would want to be with someone who was pregnant and takes such a big responsibility on. Totoo naman, kasi malaking responsibilidad yun as a lalaki na kakakita mo lang sa kanya tapos alam mong buntis siya, di ba? Sabi niya dito, she told me I needed to think carefully about it. Pero at the same time, hindi daw nag-atubili si Max na sabi niya no. Talagang pursigido daw po siyang maging ama ng kanyang anak. Wow, di ba? Sa kabila ng pagtutol sa kanilang relasyon, aktibo pa rin si Eliza kasama si Max sa pagbabahagi ng kanilang love story sa TikTok. Makikita rin nagsasama na sila sa isang bahay kasama ang baby boy ni Eliza na si Ollie. Wow, ang cute naman ni baby Ollie. Itinuring ni Max ang sanggol na parang sa kanya. Ikinatutuwa naman ni Eliza ang papuri ng netizens kay Max na tinawag pa daw ng netizen na man of the year. Ang iba naman nagtatanong kung may kapatid pang lalaki si Max. Uy, baka may brother ka dyan. Ganon. At ang TikTok po na yan na nakakwento nila yung mga love story nila na nasa mahigit 2 million views. Yung bawat, kasi dun sa TikTok parang 3 minutes lang yung pinaka-maximum. Kaya sa bawat video ay talagang makikita mo yung pagpupursigi at talagang yung bond na nabuo dun sa pagsasama ni Eliza at ni... Sino yun? Ah, hindi niya maalala na si Max. Ayan. Sabi pa nga ni Eliza, dahil sa kanilang kwento ay 50,000 na kababaihan ang nais magpakasal kay Max. Ay, wala na binakuha na. Sorry. Ganun na lang, Eliza, sabihin mo sa kanila. Marami kasing female netizens ang naghangad na makakilala ng katulad ni Max. Kasi syempre, sino ba namang hindi, di ba? Kung ako din, bakit hindi? Max, baka naman. Di ba? Ganun style. Masaya na sila. Pabayaan natin sila. Ibigay naman natin yung happiness para sa kanila, di ba? Ayan, shoutout muna kay Ma'am Beth Samson at kay Rex Espirito at kay Agustina Nolasco na Team Bulacan. Hello sa inyo lahat! At sa oras na 6:59, ako malapit na tayo magtapos, ay alamin na natin ang ating verse of the day. Ang ating verse of the day, gayon din naman nararapat ibigin ang mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayan po ay mula sa Efeso chapter 5, verse 28. Yan ang ating verse of the day. At ayan na nga, naku, malapit na pala tayo magtapos. Bago tayo magpaalam, ay pinasasalamatan ko lang ang nakasama natin dito sa himpilan sa pamumuno ni Sir Engineer Jeric Barreto, sa ating communication assistants na sina Isha Panlilio at Yasmin Pantalyon, at syempre sa ating social media na si Angelo Baino. Muli po, ako po si Rashid Loxin at ito ang programang Trending ngayon. At susunod na ang programang Radyo Klinika kasama si Miss Maru Pahati Sarne. Bye!